Records Remix. Sayo Alubit sila. Mga kaakbay, kayo po ay nanonood na Seto Garcia Vlogs. Yehey! If you have not subscribed to this channel, just click the bell button. What's up mga kaakbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniseto Garcia Vlogs. Yehey! Magandang hapon mga kaagbay. Andito po tayo ngayon sa aking vlog kung mag-usapan po natin ang bagay tungkol sa tiwala at pagpapatawad. Hindi lingid sa ating kaalaman at alam ko na naranasan niyo na rin na nakakauon ng mga hindi pagkakaunawaan sa inyong kapamilya or sa inyong mga kasamahan sa trabaho. Malaki talaga ang epekto ng pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa iyong pang-araw-araw na paggalaw sa inyong bahay, sa inyong komunidad, or sa lugar na inyong pinagtatrabaho. Madali, masakit isipin na nagkakaroon ng lamat ng inyong pagsasamahan dahil minsan kayo ay close isa't isa. Ngunit ngayon, nagkakaroon ng gap o nagkakaroon ng buwang o espasyo sa pagitan ng dalawa dahil sa isang bagay o sa isang sitwasyon na hindi natin sukat akalain. Gaano man ito kalaki o kaliit, dapat pag-usapan ang kanilang kampo, dapat pag-usapan ninyong dalawa dahil sa pag-uusap nagkakaroon ng paglilinaw o sa mga bagay-bagay at dapat na mabigyang pansin or mabigyang anong tawag ito, marinig ang sitwasyon or ang panic ng bawat isa. Hindi madali dahil nagkakaroon ng ito tinatawag na awkwardness. Nagkaroon ng awkward moment dahil hindi naman talaga madali na makakaroon ng reconciliation. Ngunit, kailangan talaga ang ganito dahil kailangan natin, sa ayaw man natin o sa gusto, kailangan natin na magkaroon na magaan na working environment. Wala kang iniisip, wala kang inaalala, yung wala kang dinaramdam. Masaya kasi talaga isipin na wala kang inaalala, wala kang kaaway. Magaan yung loob mo, sa puso mo, wala kang inaalala. Sa isip mo, wala kang tinik. Walang sakit sa ulo. Okay, alam ko na hindi talaga madali. Hindi naman po pwede nating pikiin dahil kung pipikiin natin, of course, mahalata at mahalata din yan. So dapat talaga sincere tayo sa ating mga sinasabi, sa ating gustong sabihin at sa ating gustong gawin. Dapat sincero po tayo dahil yun naman talaga ang mahalaga kasi kapag pinikay po natin yun ang mangyayari. Walang tama at walang mabuting kahihinatnan ang pagpeke sa isang bagay. So kapag ginawa natin, hindi madali na mag-reach out, hindi madali na i-approach yung isang tao na alam natin na hindi rin may pinagdadaanan din, na hindi rin maganda yung tingin sa atin. Yun bang parang hindi mo alam kung papansinin ka o hindi. Mahirap ano?
Pero wala naman talaga tayong magagawa. We really have to try. Kailangan po nating subukan na mag-reach out dahil wala naman pong mangyayari kapag nagkakaroon ng iwasan o umiiwas tayo sa kanya. Kasi kapag ka umiiwas tayo, lalala at hahaba at tatagal lang ang ating pag-iirikan. Dapat magkaroon kasi talaga ng puwang para sa pagpapatawad, puwang para sa pag-intindi, at puwang para sa pagpapakumbaba. Dahil ang mga ito, ang mga bagay na kailangan natin gawin or ipamalas o ipakita ng sa ganon ay makakaroon na mapanumbalik yung dating pagsasamahan. Alam natin na at first may mga lamat talaga yan. May mga nakatatak talaga sa isipan at sa puso na hindi natin maiintindihan, hindi makakalimutan, hindi basta-basta maiwawaglit. Ngunit alam ko na sa takdang panahon, at the right place, at the right time, mawawala din ang mga ito. Dahil, ani nga, wala namang constant dito sa mundo. Wala namang constant. Walang mananatili. Lahat magbabago. Including ourselves, our identity, our being a person, our personality, our traits. Magbabago lahat yan. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito, ay nagbabago din ang mga tao sa ating paligid. Nagbabago din ang ating environment. Hindi dapat sa lahat ng panahon na hayaan natin or hintayin natin na ang mga tao sa ating paligid at ang ating environment ang mag-adjust para sa atin. Kailangan talaga na tayo mismo ang mag-a-adjust para sa ating environment. Tayo mismo ang kumilos at gumawa ng paraan ng sa ganun ma-patch up kung ano man ang hindi pagkakaunawaan, yung gap na nandiyan. Sa sinabi ko na kanina at ulitin ko, hindi madali ang gawain. Hindi madali. You may fail at once. You may fail once. You may fail twice. Makailang ulit mag-fail kayo. But we should not give up. Kung hindi man tayo papansinin, okay lang. Sige, go on. Move on. Pero, we have to consistently do it. Dapat consistent talaga tayo, guys. Dapat ma-feel ng taong iyon na we really wanted to patch up. We really wanted to amend. We really wanted to mend the broken relationship that we had with those people. Diba? Pero dapat kasi, sa sinabi ko kanina, dapat nandun yung sincerity. Dapat sincere ka. Dapat feel niya na totoo ang mga sinasabi mo. At hindi lang pambobola. Dapat makita niya na totoo ka. Natutuo ka ulit na tao na dapat kaulit bigyan ng tiwala. Dapat ulit bigyan ng pagkakataon na magiging friend o magiging okay ang relasyon ninyo. Dahil sa tingin ko naman, pag nakita niya na sincere ka sa inyong hinagawa, alam ko naman na darating din ang panahon na patatawarin ka niya. Pero yun nga lang, we just have to wait. Hindi natin alam kung kailan. Ngayon, mamaya, bukas, makalawa, sa isang linggo,
sa isang buwan, sa isang taon, yun, walang makakasagot ng sigurado. Pero ang sigurado lang, kapag ka nag-exert tayo ng effort, kapag kasinubok nating maging okay ang lahat, I'm sure God's perfect time madalutas ang problema niyan. Dahil sabi na sa ano, isang kasabihan, paano man katigasin ba to kapag may mga outside factors or halimbawa yung mga tubig na constantly pumapatak doon sa bato yun. Gaano man katigas ang bato yun ay mapapalang tubig. Yun nga lang, hindi nangangailangan ng pag-intindi, pag-unawa, patience talaga. Yes, ma'am. Maraming salamat sa inyo patutod sa vlog. Ito si Aniseto. Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniseto Versia Vlogs.